These things can be added unto you. Diba? Ngayong umaga naman, ang ating message, ang ating pag-uusapan is, kasi na-set up na natin ang ating priority, we have to make the plan. Amen? Paplanuhin na natin ang ating buhay for the next, for the year. Amen? Kasi na-set up na natin yung priority, seek first God's kingdom and His righteousness. At sabi nga, ang pangako ay itadirect niya tayo sa ating pagkukunan ng ating mga kakainin, dadamtin, ikabubuhay. So sa ating pagsisik ng ikabubuhay natin, ng ating mga needs, may mga plano, we have to plan. Amen? So pag-uusapan po natin ngayong umaga is about planning. The biblical way. So the title is of this message is how confident are we in our decision? So we have to decide. Amen. We have to, ganon tayo kasiguro sa ating mga desisyon, sa ating mga plano sa buhay. So before we start, let us pray. Atinang Diyos, aming Amang sumasalangin. Maraming salamat, Panginoon, patuloy po na tinuturoan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. And we just pray, Father, na patuloy mo pong bubuksan ang aming pangunawa sa iyo pong mensahe sa umagang ito. Tungkol po, Panginoon, sa pagpaplano sa aming buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. So the text of this message this morning is on Luke chapter 14. Verse 28 to 30. So, nandun na po ba ating nandun na po ba tayo na? Sabi po doon, babasahin ko po, Luke 14, 28 to 30. Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? Or if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. So planning is very important if you want to be confident of your decision, of our decisions we make. Sabi nga po, ang isang building daw ay nag-uumpisa sa isang plano. Amen? So before we build a house, there must be a plan. Sa buhay po natin, bago tayo mag-execute ng isang bagay, kailangan pinaplano natin. Amen? Kung tayo po ay, if you are going to ask an architect to draw a plan for your house, for a house, kailangan alam niya yung mga impormasyon. Amen? So, unang tatanungin niya, magkano ang budget mo? Diba? Kailangan may budget yan eh. Hindi ka pwede magpapagawa ng bahay na walang budget. Amen? So, tatanungin niya, how much is your budget? Tapos, tatanungin niya, gano'n ka pakalaki yung gusto mong gawing bahay? Amen? At ano yung mga materialis na gusto mong gawin? Gamitin natin. It depends on your plan, on your budget, no? At marami pang mga bagay na gusto nyo malaman so that para ma-suit niya yung preference mo, di ba? That is planning. That is how the architect works. No? So pagguhit pa lang, may mga impormasyon na siya. Amen? Sa ating buhay, mga kapatid, we make decisions very often. Diba?
May mga desisyon tayong ginagawa ng madalas. Every day we face with decisions to make. At whatever choices, whatever decisions we make, big or small, it affects our lives. Amen? So our God is a God of order and plan. Totoo ba yun? Bago niya nilalang ang lahat, nakaplano na. May blueprint. Sabi nga sa ating pinag-usapan ng Friday. He wants our lives to be in order and according to His plan. Ano gusto ng Panginoon na ang buhay natin, mga kapatid, ay maayos. Amen? At ayon sa Kanyang plano. Yan ang goal ng Panginoon. Amen? Kaya tinuturuan niya tayo ngayong umaga the proper way of planning. Amen? So God planned our lives before time begins. Sabi nga po, bago tayo pinanganak, nakita na ng Panginoon yung blueprint ng buhay natin because He has already planned it. Alam niya na sa araw na ito, nandito tayo. Alam niya sa araw na ito, magpupuri tayo sa Panginoon. Amen? Because He has already planned it. So yan po ang importante ng planning sa buhay ng bawat isa. You know, kailan mo i-execute yung mga plans. Amen? Sabi nga, He has our life's blueprint in His hand. Sa Jeremiah 29:11, napaka-famous verse nito, sabi ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future." So alam ng Diyos ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Because bago pa tayo sinilang, nakaplano na. Yung nga pinag-usapan namin nung Friday doon sa bahay, no, sa Bible study. Tayo mga magulang, hindi pa lumalabas yung bata sa ating sinapupunan. Nagpaplano na tayo para sa batang ito. Amen? Yung mga ibang magulang, hindi pa nga alam kung ano yung anak, lalaki at babae, namimili na ng damit. Because that's the planning. Hindi pa alam kung ano tawag dito. Sa paglaki, hindi pa lumalabas yung bata, may mga plano na hanggang lumaki, yung bata. Kung ano yung gustong mangyari ng mga magulang sa kanya. Amen? May isang ang kwento na due date na yung nanay, ayaw lumabas ng bata. So, kanyang sinapupunan. Kasi pinag-uusapan ng nanay, yung mga magulang, pag labas ng batang ito, paglaki niya, siya na ang magtatrabaho sa bukid. Hindi na ako. Yung nakikredit ng bata siguro. Ayaw lumabas. hindi lumabas. Paglabas niya, alam niya yung mangyayari sa kanya. Amen? So, ayun, nag-trip lang ako, masyado tayong serious. Amen? So, alam ng Diyos ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang problema lang, mga kapatid, kung gusto natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sometimes, God's plan ay padadaanin ka niya sa isang mabatong matinik na daan. Sometimes, padadaanin ka niya sa isang basikip na kalsada. No? Sometimes, padadaanin ka niya sa babagyong panahon. At sabi ng Panginoon, alam ko yung plano ko. Amen? That's the importance of planning. Alam niya ang plano niya sa buhay ng bawat isa. Hindi tayo exempted, mga kapatid, sa mga problema. Hindi tayo exempted sa mga tawag dito, yung mga magnanakaw. Bahay namin pinasok ng isang Monday. Hindi namin alam. Pero, hindi tayo exempted eh. Hindi tayo exempted sa mga ganyang mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, alam niya pa rin ang plano niya sa buhay ng bawat isa. At ang plano niya is to prosper you and not to harm you. Amen?
Maaaring dumating tayo sa mga problema. Pero hindi doon nagtatapos ang plano ng Diyos. There is something that He plans for you and me. Ang plano niya is to prosper you and not to harm you. His plan is to bless you and not to harm you. His plan is to give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos. May mga bagay, mga kapatid, na nangyayari sa buhay natin na hindi natin naintindihan. But, believe me, hindi nakakalimutan ng Diyos ang plano niya sa buhay ng bawat isa. At sa Romans 8:28, sinabi doon na all things work together for good to those who love Him, who has been called according to His purpose. Lahat daw ng nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, Kristiyano, ay para sa ikabubuti natin. Amen? May mga pangyayaring masama sa buhay natin, pero God allows. But God said, He can turn this situation around for your favor. Sabi ng Panginoon na hindi walang bagay na makapag-iiwalay sa pag-ibig niya sa atin. So whatever the situation is, God is in control. And His plan, ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay patuloy na magagana. Amen? So God wants our lives to be in order and according to His plan. So, tinuturuan tayo ngayong umaga, mga kapatid ng Diyos, kung paano tayo magpaplano. Kasi may mga sitwasyon sa buhay natin, no? Na, kumbaga sa ano, parang sumusundok tayo sa buwan. Nagde-decide tayo na walang proper planning. Nag-de-decide tayo na walang consultation. Nag-de-decide tayo sa ating mga sarili. Amen? But the text says this morning is, suppose one of you wants to build a tower, will he not first sit down? Dahil po sa ating kabisihan minsan, mga kapatid, ang sinasabi natin, bahala na. Madalas tayo mga Pilipino, ganun ang ating attitude. No? Bahala na ang Diyos. But you have a part in your life. May parte tayo sa buhay. And you have to do your part. That is a plan. Sit down. Sabi ganun, will he not first sit down? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Take time. You sit down. So if we are going to be absolutely confident in the decisions we make, we have to make sure that we've made the right decision. Amen? Para maging confident tayo na tama yung ating ginawa, plano, eh dapat alam na natin na tama yung decision natin. Amen? And the only way to make the right decision is to be influenced by the Holy Spirit. Para malamang, ma-sure tayo, mga kapatid, na tama ang desisyon natin, ay dapat kinukonsulta natin ang Diyos. Sit down with the Holy Spirit. Marami kasi sa atin, no, sa ating mga desisyon sa buhay, nagde-desisyon tayo sa panahon na tayo galit. At nagpa-promise tayo sa panahon na tayo masaya. Alam niyo po yun, pagkakamali. Maaaring sa panahon na ikaw ay galit, ang desisyon mo ay hindi tama. At sa panahon naman na ikaw ay masayang-masaya, maaaring ipapangako mo ang lahat. Amen?
Hindi yun ang gustong mangyari ng Panginoon. You have to sit down. Sit down with the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, sabi ng John 14:26, sabi ganon, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sabi ng Panginoong Jesus, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. That's the role of the Holy Spirit. He knows everything concerning you and me. At pag tayo'y kumonsulta sa Kanya, sabi ng Bible, He will teach you. Kasi tayo mga kapatid, we are subject, faulty ang ating pagkatao. Marami tayong mga bagay na nadidesisyon ng hindi tama. Sa ating buhay, marami yung mga mali. So we need a consultant. Kailangan natin ng isang tao na mas nakakaalam. Amen? Kaya nga tayo kumukonsulta sa isang arkitekto kung tayo magpapagawa ng bahay. Kasi kulang ang kaalaman natin. Amen? Kung magpapagawa kayo ng isang bagay kay God Joel, ikukonsultahin nyo siya. Para malesin ang budget. Amen? So, the importance of consultations, lalo na sa planning, is napakahalaga ng isang konsultasyon. Lalo na pagkailan tayo ng paplano. At magtatanong tayo sa taong mas nakakaalam sa atin. Amen? Ganun ang tinuturo ng Bible. If you're going to plan, you have to sit down and consult the Holy Spirit. Kailangan natin guidance ng Holy Spirit. Sapagkat alam ng Holy Spirit what is the best for you and me. Amen? The Holy Spirit will teach you all things, sabi ng Panginoon. He knows all things concerning us. He knows the best decision for us to make in every given situation. Sa anumang sitwasyon ng buhay, mga kapatid, huwag tayo basta-basta magdidesisyon. We have to consult the Holy Spirit. We have to sit down with the Holy Spirit. Anumang sitwasyon ng buhay, anuman ang ating gustong gawin, we have to sit down with the Holy Spirit. Ang masama, kapatid, mga kapatid, we usually do, na nagagawa natin is we are planning ahead, no? Magpaplano tayo, ganitong gagawin ko, doon ako pupunta. Ito ang aking plano. At tapos, pagka nabuo na yung plano natin, iharap natin sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, bless my plan. Ganun ang kadalasan, di ba? At kung pumalpak ang plano, anong kakamihan, ang kadalasan nangyayari, mga kapatid? Nagsisisihan tayo. Maraming sa isang mag-asawa, no? Hindi nagpustro yung plan. Sabi ng isa, ikaw kasi. That's result ng planning na hindi ng bagay na din na didesisyonan natin. Hindi natin na i-consulta sa Panginoon. Kami po, big victima din yun. Desisyon na hindi namin na i-consulta sa Panginoon. At hindi naman namin naglugi, pero tanggap naman namin. Ganun naman po. Sabi nga namin, na-realize na lang na hindi namin na i-consulta sa Diyos. Ang sabi na kayan na yan eh. Ano pang magagawa natin? Pero God is teaching us this morning.
inilalayo niya tayo sa ganung mga problema. Amen. Sit down with the Holy Spirit. Kailangan natin makipagkonsulta sa Kanya. Kasi siya ang higit na nakakaalam. He knows the best decision for us. At kung tatanungin natin ang Santong Espiritu, mga kapatid, sasabihin niya sa atin ang dapat natin gawin. Amen. That's the importance of having a relationship with the Holy Spirit. Madalas, mga kapatid, kasi sa ating buhay Kristiyano, naisang tabi natin ang Santong Espiritu. Hindi natin nare-recognize kung ano yung ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. Na kung minsan, father and son na lang ang nare-recognize, the Holy Spirit has a big part in our life, in our plans. Amen? Ganyan lang din sa ating pagpaplano sa ating sa ministry na ating ginagampanan sa iglesyang ito. We must sit down and consult the Holy Spirit in all our plans. Kasi siya naman ang ating teacher, siya ang ating comforter. At wala siyang sasabihin sa atin na hindi natin ikabubuti. Amen? So the next point that I want to emphasize to you this morning is this. Sabi, kung nakasit down ka na with the Holy Spirit, estimate the cost. Ano yung ibig sabihin? Na kailangan i-estimate mo yung cost. Kasi nga, sa normal na planning sa isang bahay, no? Kailangan alam mo kung magkano ang budget mo. Hindi ka magpapag-umpisa ng isang project kung hindi sapat ang resources. Kasi may mga taong kukutya sa iyo. Amen? Ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan meron tayong vision. Alamin natin what is the cost. Sabi sa unang sa ating pagpaplano, no? Kailangan alam natin kung ano yung gusto nating gawin. Amen? Kailangan alamin mo kung anong klaseng bahay ang gusto mong gawin. Mamaya, nagpaplano ka ng bahay mo, nagawa mo bahay ng kalapati. Amen? Kailangan alamin mo kung ano yung gusto mo. Amen? Know what you want. Kahapon nga, mga kapatid, maghapon si Sonia sa internet, sa computer. Nagtitingin ng mga places where to go. Nagpaplano ng holiday. Sabi niya, saan ba tayo pupunta? So, sa ating pagpaplano, lalo na kung tayo mag-holiday, di ba? Alamin natin kung saan tayo pupunta. Amen? Know the information. Alamin mo kung ano yung klaseng lugar na gusto mong puntahan, di ba? And when you have decided on that, alamin mo naman kung saan ka mamamasyal, di ba? Kung ano yung mga available na pagkain. Amen? That's the planning. Hindi tayo pupunta sa isang lugar na hindi natin alam. Amen? Hindi tayo mag-holiday sa isang lugar na hindi natin gusto. So that's the importance of planning. You have to know kung ano yung gusto mong gawin. Lalo na sa ating pag-apply ng trabaho. Nung tayo nag-apply ng trabaho, mga kapatid, ano ang unang iniisip natin? Matanggap. O, pagka ikaw nag-apply, unang iniisip mo, dapat sana matanggap ako. Diba? At iniisip mo, magkano kaya ang sweldo? At iniisip mo rin,
kung ano yung tatrabahuin ko, diba? Bago ka mag-apply ng isang trabaho, dapat alamin mo yung job description. Baka mamaya natanggap ka, ayaw mo yung trabaho, mag-i-assign ka na. Amen? So, know the cost. Alamin mo, dapat alam mo yung gusto mo. At alamin mo yung dapat na maging tawag dito. Outcome. Amen? So, nasuot na ba kayo sa isang sitwasyon na nag-decide kayo na walang proper planning, walang proper consultation? Ano ang nangyari? Anong epekto? So, maaaring may mga sisihan, maaaring na-stress ka, diba? O magkaroon ng isang hindi pagkakaunawaan. May mga pagkakataon, mga kapatid, na nasisira ang isang relasyon ng mag-asawa dahil sa maling desisyon. Mga desisyon na hindi napagplanuhan. Amen? So sa planning, mga kapatid, hindi tayo basta-basta magdidesisyon. Sit down. Kumbaga sa ano eh, mag-relax ka muna. So that you will know what to do. Amen? At ang pangalawang bagay na gusto kong i-emphasize is weigh your decision. May plano ka na, pag-consult ka na sa Sangkong Espiritu at alam mo na gusto mong gawin. You have the resources. But you have to weigh your decision. Sabi, every decision has a consequences. And making the right decision involves wisdom. Sabi po sa Proverbs chapter 12 verse 8, I, wisdom, dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. So ano ang wisdom at ano ang knowledge? They are different things. So in weighing your decisions, you have to use your wisdom. Kumbaga sa isang, sabi po, knowledge is knowing what to say. Kung alam mo yung gusto mong sabihin, that is knowledge. Alam mo. But wisdom is different. Wisdom is knowing when to say. Amen? So ulitin ko po, no? Knowledge is knowing what to say, and wisdom is knowing when to say. So there are two different things. Yung kaalaman daw, alam mo kung anong sasabihin. Pero ang wisdom, alam mo kung kailan mo sasabihin ito. Amen? That is wisdom. In our plans, especially in our ministry, we should know when to execute our plans. Not too early and not too late. And we have to evaluate our options. So sa ating pag-weigh ng ating mga decision, hindi kaagad-agad natin i-execute. Alamin natin the proper time. Amen? Kailangan nasa tamang panahon. Sabi nga nung sa tamang panahon. Sa ating pag-aasawa, wala si sister. Nasa tamang panahon. John, wala nang panahon. Kaya nang ubos na. Tapos na ang tamang panahon. Due date na siya. Amen. Hindi. Kailangan all, nasa tamang panahon na lahat ng ating mga gawin. Wala nang panahon. Sorry, sister. Amen. No more. Hindi natin bibigyan ng kotse ang ating anak. Kung hindi pa siya marunong magmaneho. Amen. Amen.
kailangan mag-aral. Lumaki muna siya at mag-aral mag-driving bago natin siya bigyan ng kotse. Amen. At sa ating ministry, mga kapatid, marami tayong gustong gawin. Amen. Lalo na yung planning natin ng alitan ating calendar. But there must be a proper time, priorities. Amen. Hindi tayo susuntok sa buwan, mga kapatid, yung sinasabi ng doktor, no? Suntok sa buwan. Kasi, mapapahiya tayo. At ayaw ng Diyos, mga kapatid, na mapahiya tayo. Amen? Yan ang sinabi niya. Sabi niya sa verse 30, for if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. Ang gustong emphasize ng Panginoon dito, mga kapatid, is he is interested in our dignity. Sa mga Kristiyano, interesado ang Panginoon sa ating pagkatao. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na malagay tayo sa kahihiyan. Ayaw ng Diyos na malagay tayo sa alanganin. Kaya ina-advise niya ang plano. Amen? Nakita niyo yun? Madalas kasi, mga kapatid, no? Dahil sa improper planning, improper execution ng plan, nadidiscourage yung ating plano. At madalas, napapahiya tayo sa publiko. Amen? Kaya iniiwas tayo ng Diyos sa ganitong pagkakamali. Sa umagang ito, sinasabi na He is interested in your dignity. Bakit? Napaka interesado ng Diyos sa ating pagkatao. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Dahil inilagay ng Diyos ang pangalan niya sa atin. At ang ating kahihiyan, mga kapatid, ay kahihiyan ng Diyos. Amen? Kasi sinabi sa Romans, sa 2 Corinthians 5:20, na sinabi niya, tayo ang ambasador. Tayo ang sugo ng Diyos. Na kung tayo mapapahiya, hindi lang tayo ang napapahiya. Ang Diyos na nagsugo sa atin ang mapapahiya. Kaya napaka-interesado ng Panginoon sa ating dignity. Kaya mga kapatid, inuulitin ko po, huwag tayo magdi-decide kung tayo ay galit. Sapagkat malamang maling desisyon. At huwag dahil tayong mga ngako, mga kapatid, kung tayo ay masayang-masaya. Maaaring ipangako mong lahat sa buhay mo. Na hindi mo naman magagawa. Amen? So, yun pong tinuturo ng Panginoon sa atin ngayong umaga na sa ating pong pagdidesisyon, kailangan natin ng proper planning. And the biblical way of planning is to sit down and estimate the cost. Tayo po ay magtitake ng time to think at iwi-weigh natin yung ating desisyon. Kailangan natin execute ang plano sa proper time. Amen. At bilang isang conclusion, mga kapatid, iwanan ko po sa inyo ang Proverbs 16:9. Ang sabi doon, in his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. Nasa atin ang pagpaplano, pero ang blessings nasa kanya. Amen.
And the only way na magiging confident tayo mga kapatid sa ating mga gawin-gawin decision is when we sit down, consult the Holy Spirit, and estimate what it will cost you. Amen. Yan pong maiksing message this morning, and I hope that may natutunan po tayo ng umaga. And let us bow down and bow down to it. Dakilang Ama, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Na kami, Panginoon, ay patuloy mong tinuruan kung paano po kami, Panginoon, ay magpaplano sa aming mga buhay. Lord, always remind us, Panginoon, na sa bawat sitwasyon ng buhay, Panginoon, we have to consult you. Sa bawat sitwasyon ng buhay, Panginoon, lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, na kasama ka namin. Kasama namin ikaw sa ating Espiritu. At ayaw mo, Panginoon, na malagay kami sa alahanin. Dahil interesado ka po sa aking tingin. Ama, we just pray that you're going to bless us, Panginoon. Patuloy mong pagpapalain ang buhay ng bawat isa. Lalo na, Panginoon, sa mga kapatid namin na hindi po namin nakasama sa araw na ito. Patuloy nawa na iingatan mo